Ito pong ating weather update ngayong araw, August 6, 2021. Again, ang yung ating mga minomonitor, no, yung apat na sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po ay si Tropical Storm MIRINAE, na formerly po na si GORIO. Ito po ay nasa layong 975 km northeast of extreme northern Luzon. At kung mapapansin nga po natin, ano, tuluyan na po siyang lumalayo at nam-sustain niya nga po yung maximum wind na 65 km per hour near the center, at meron po siyang pagbugso na abot ng 80 km per hour. Medyo may kabilisan nga po yung pagtakbo nitong nasabing tropical storm MIRINAE na nasa 25 km per hour. Ang direction nga po niyan ay northwestward. At ang ito naman pong isa, no, si tropical storm Lupit, no, na tatlong beses na nga po naglandfall ito, at posible nga po meron siyang pang-apat na landfall scenario dito po yan sa parte pa rin ng China. Ang location nga po nitong si tropical storm Lupit ay nasa layong 575 km west of northwest of ITBAYAT, Batanes. At ito na nga po ay na maximum sustained wind niya po ay 85 km near the center, at meron po siyang gustiness up to 105 km per hour. Mas lumakas nga po ito kumpara po kanina, at may movement po siya na northward at 10 km per hour. Kung mapapansin nyo nga po, no, mabagal po yung pagtakbo nitong nasabing tropical storm na si Lupit, no? Dito naman sa mas malayo po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, no, si Severe Tropical Storm, or ngayon po ay Tropical Storm na lamang na si NIDA, na nasa layong 2,945 km east-northeast of extreme northern Luzon. Na maximum sustained wind niya nga po is bumaba na nga po siya, no, from 95 kanina, nasa 75 km per hour na lamang po siya near the center, at meron po siyang pagbugso na abot na 105 km per hour. Mabilis nga po ang direksyon nitong bagyo na to, o yung movement ng bagyong ito, pa-northward po ito sa bilis na 35 km per hour. At ito naman po ang nakikita nyo po itong tropical depression na to, no, na nasa layong 1,900 km northeast of extreme northern Luzon. Ito nga po ay merong tinataglay na lakas na abot na 45 km per hour near the center, at meron po siyang pagbugso na abot na 55 km per hour. West-northwestward ang kanyang pagkilos sa bilis na 15 km per hour. So, kung mapapansin nga po natin, ano, na dito po sa forecast track ng JMA at ng NOAA, na ito po yung posibleng senaryo nitong mga nasabing sama ng panahon. Posible na nga pong humina itong bagyong Lupit, ano, pagtapos po ng ika-apat na landfall. At dediretso nga po yan, posible nga po yan hahagip dito sa may parte ng Taiwan at mag-intensify pa to tropical storm roulette, at dediretso po yan dito sa Hiroshima, Japan. At ito naman pong si MIRINAE, o yung dating GORIO, ay tungo pa rin po niyan is dadaan lang po yan dito sa may karagatan ng Japan. At kung mapapansin nga po natin, ano, na nagkasalubong pa sila dito ng isang tropical depression, at magpapang-abot din po sila ni Tropical Storm NIDA dito po yan sa silangan ng Japan Sea. Check naman natin yung mga posibleng ulanin. Okay, dito nga po sa lugar ng ating ng extreme northern Luzon, dito po sa ITBAYAT at sa Basco, Batanes, ay posible pong makaranas pa rin na may katamtaman at kalakasang pagulan, at posible pa rin po ang pagbaha. Dito naman po sa may parte ng Apari, Lawag, ay magiging maganda na po ang lagay ng panahon. Posible po tayong makaranas dyan ng mga pulupulong pagulan lamang yan, at may hina at katamtaman, lalo po pagdating ng hapon at ng gabi. Dito naman po sa may Metro Manila, kung mapapansin po natin, magiging maganda na po ang lagay ng panahon. Inaasahan na lang po natin dyan yung mga localized thunderstorm. Sa may Bicol Region po, magiging maganda rin po ang lagay ng panahon. Wala po tayong inaasahan na posibleng mga pag-ulan. At kung makikita nga natin, ano, sisikat pa rin po ang siyaring araw dito po sa parte ng ating Luzon area at ng Southern Luzon
maging Mindoro province po, magiging maganda po ang lagay ng panahon tomorrow. Dito naman po tayo sa area ng Visayas. Okay, kung mapapansin po natin sa area ng Visayas po, no, magiging maganda po ang lagay ng panahon. Makakaranas lang po tayo ng mga makulimlim na panandaliang kaulapan at posible po tayo makaranas ng mga scattered rain shower and thunderstorm. Dito naman po sa may parte ng Mindanao, kung mapapansin nyo, meron po tayo makakapal na kaulapan na posible pong magpaulan at sandali ang pag-ulan dito po sa may bahagi ng General Santos City at ng Davao at maging dito po yan sa may parte ng Abyss Lake. At magiging maganda naman po ang lagay ng panahon dito po sa may parte ng Palawan. Wala naman tayong inaasahan pang ibang posibleng sama ng panahon na posibleng maka-apekto dito po yan sa may Palawan. Sa may advanced weather forecast naman natin, ito naman po ang ating tatalakayin. Pagdating nga po ng August 7, ito po yung ating next possible scenario. Ayan dyan nga po ang posibleng pang-apat na landfall nito nga si Lupit. At papalayo na po ng bansa yung ating dating si Goryeo. At makakaranas pa rin po tayo ng mga mahina at katamtamang pag-ulan dito po sa may Luzon, maging dito po sa may Mindoro Province, Visayas, at maging dito sa Mindanao. Kung mapapansin niyo po, meron pa tayong shallow low pressure area dito po sa may parte ng labas ng ating bansa. August 8, ito po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin niyo nga po, tuloy-tuloy pa rin po tayong makakaranas ng pag-ulan at makakaranas po ng matinding pag-ulan, no? Itong Taiwan dahil po yan sa bagyong si Lupit. Kung mapapansin nyo, ito nga po yung shallow low pressure area na nakita natin na posible pong magpaulan sa ating bansa. August 9, ito po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin nyo po, no, na unti-unti pong numinipis yung kaulapan na nakikita natin ngayon dito sa ating advanced weather forecast at magiging maganda po ang lagay ng panahon ng ating bansa sa August 9. August 10 po, ito po yung ating next possible scenario. Okay, by August 10, posible po tayo makaranas ng mga pag-ulan dito po sa malaking bahagi ng Visayas. Sa ngayon po, ito pa lang po ang ating available data dito po sa ating advanced weather forecast. Again, inuulit ko po, ano, ito po yung advanced weather forecast lamang, posible pong mangyari at posible pong mag-iba ang pangyayari. Dahil nga po, malayo po yung ating range. Manatili po tayo nakatutok sa ating weather update para po sa mga posibleng scenario na mangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.